mamahal ako. Bakit? Wala. Bakit ko tanungin ko? Yeah. One of my favorites. One ba? Actually, siya talaga yung favorite ko. Thank you. Oh, kaya lang, this is gonna be the last time yata na may interview natin siya, makakausap. Bakit kasi naman last time? Baka last time sa Pasig. Yeah. Oh. Yeah, Pasig, yes. Uh-oh. Kasi Pasig, baka, Pilipinas. Baka may next time. Baka pag makadalaw naman kayo doon. Tapos magkita din tayo doon. So this time, kung nung last interview natin sa kanya, nung ano pa yon, nung election pa, yes. And we're not even close pa yet. Yes. That time, so hiya-hiya pa talaga. Oh no, parang ngayon. Ngayon, wala na siyang hiya. Wow! Yes. Slowly ko yung sinabi. Wala na siyang hiya. Yes. Oh. Pero nung mga time na yun talaga, syempre starstruck tayo nung mga time na ito. So, syempre, childhood, ano natin ito, pinapanood lang sa TV. Singing, gaganong-ganong lang tayo. Pero ngayon kasi, isa na siya sa pinakamahusay na konsihal natin. Mamaya tatanungin natin yung mga nagawa na niya dito sa Pasig City. Because, welcome dito sa What's New with Angelo! Yeah! Ano lang naman ito, mga four? Mayroon siyang ano? Mga 3-4 questions lang naman. Sige, sige. Pero gusto ko muna kamusayin, kumusta ka? Right now, as of the moment, very good. Personally, I'm doing good. Lagi ko namang sinasabi, na-enjoy ko talaga yung trabaho ko, both political and being an actor. Ngayon, fortunate talaga ako na pinayagan ako kasi napalo naman ako kay Mayor, kay Vice, na kung pwedeng rumakit. So excited rin ako because I'm doing kulang araw for GMA's. Right now talaga, content, happy, and gusto ko pang maraming matutunan at maranasan. At saka, parang feeling ko hindi pa ito yung last mo na pag-upload. God willing. Yes. Ay, makikita naman yan. Sa mga sasabihin niya mamaya, makikita din natin. O, hindi ito ano ah, hindi ito paghahanda sa next year ah. Ano lang ito, parang catch up lang namin ito kasi as magiging minang. Mga 3 years later, magbalik ko sa mga gano'n. So, magpapapayat na. 3 years. So, ngayon, happy naman ako. Hindi, natuwa ako ngayon kasi, guys, katatapos lang ng kanilang session. Yes, every Monday is 1 o'clock onwards. Buti na Monday na hindi na Thursday. Yes, actually, very fortunate kami na nabago yun. Kasi ang hirap din talaga pag Thursdays. Kasi nagkakabol. Yung Mondays talaga is so perfect for to calendar everything. Nagkakaroon kami ng time mag-committee hearing. Hindi kami nagkakabol ng mga reports. Kung anong ipapasa namin. Kasi nasa batas na kailangan yung agenda namin is 24 hours before the session day. So may mga ganun, at least na bago na yun. At saka parang ang ganda din kasi dahil yung whole week, di ba? Yes. Talagang fresh mind kayo, dami niyong ideas, at saka coming from Sunday, yes. As talaga tayo ng guys. At saka on a personal note, ang tipid sa outfit. Totoo naman. Ano lang muna tayo, polo shirt sa morning, tapos pag-session na, palit-palit lang tayo ng blazer, mga ganun lang. Yeah, so nakapag-catch up na kami ni Konsi. Isa siguro naman kayo dyan sa inyong mga ating mga viewers. Eh, excited na especially yung mga Angelunians. Yung mga fans natin dyan, Konsi. Sa mga Peachy Wax. Mga TGIS. Ang TV. Depende kung kailan nyo ako napanood. Ira ko ng buhay ito. Basta, so ito, ka-BFF. Alam niya na, so sabi ko sa inyo eh. Oo, so, ira ko na kayong batang yan. Critic. Ano, Konsi, gusto kong gawin mo naman, pasampal naman ako. Oh my God, ano, may bayad yun. Hindi, sa akin na. Kaya may bayad ko rin. Kasi parang gusto kong ano, gawin niya sa amin yung ginawa niya dun sa abandonan. Ay, naku, just man.
Pero magiging siya si Maricel. Maricel ba? Tapos ako siya. Wow! Tapos gagawin ko sa kanya. Tapos yeah, gusto ko yung may sinampal siya dito na gano'n talaga. Pero pinanood ko kasi nasa YouTube lang siya. Yes! Sa ako yung sumampal kay ano. Mm-hmm. Parang hindi ka na kaganti. Hindi siya nakaganti. Oh? Yes! Thank you so much! Dahil ano, okay. Ay, alam niyo naman yun ang balita. Umiikot talaga ang mundo. Yeah. Mm-hmm. So, tapos balita ko din. Ano ang nag-research din talaga? May saan mo? 3 questions. 3 to 4 May nabalitaan. Ikaw din pala dapat yung mother ni Catherine sa remake, no? Nang ano? Nung Mara Clara. Yata. Pero kasi, yung mga ganun kasi minsan kung ano yung first offer. Mm-hmm. Kasi, ewan ko, nag-appear kasi sa TikTok. Kasi ang lakas ko sa TikTok ngayon. Tapos nag-appear doon yung ano yung mga teaser ng remake. Yeah. Tapos naglagay doon, sayang si Angelo De Leon, no? She's supposed to play an Alvira role. Yeah. Sana. Kaya lang, hindi siya natuloy. So, sabi ko, kasi pala dapat yun. Normally kasi pag unang offer ko na rin, GMA, nakakahiya minsan na umaandar na yung TV show. Bobby Angelo, sana yun. Yeah! Pero okay naman po si Miss Dims. Okay. Yes, of course! Magaling po din po. Sobra. Si Ate Dims, baka naman. Oh my God! So ito na yung questions ko sa'yo. Okay. So ito na ulit, what's new? What's new with Angelo? Yeah. So ito na po, what's new with Angelo? Sa iyong political career? Sa political career, maraming learnings. Mm-hmm. Still learning the ropes, but I'm very fortunate na yung pagkapanalo natin, nagtagal talaga ako ng more than a year. Mm-hmm. Na hindi tumanggap ng any other... Even PBC? Even PBC. Talagang... Gusto kong malaman in and outs, gusto kong matutunan yung ano, hindi ko naman pinagkakaila na hindi naman ako nag-political science at ganyan. Yeah. It's really more of public service. Pero it's not enough. Aminado ko, it's not enough that my motives for being a public servant is pure. Meron pa rin kasing kailangan matutunan. Mm-hmm. So yun yung mga inaaral ko ngayon at nag-aaral pa rin. At pinag-aaralan pa rin. So I think it's a never-ending learning. Yes. until we're here. Hanggang sa... madali kasi magsilbi sa tao. If your heart is there, madali magsilbi sa tao. Kaso lang meron kang mga kailangang bagay na hindi lang pwedeng puso ang meron ka. Kailangan talaga meron din utak na ginagamit. Kasi hindi siya madali. At hindi ko sasabihin madalian ako. Kasi roller coaster yung daw. Roller coaster. May times talaga na parang akala mo doing an ordinance or resolution, medyo madali-dali. But an ordinance, parang akala mo ang dali lang gumawa ng ordinansa. Pero meron siyang good and bad repercussions afterwards. So talagang iisipin mo kung yung ordinansa ba yun would benefit and be sustainable in the long run. Or beneficial lang siya ngayon, pero in the long run, baka mas makasama. May mga ganong bagay. Yun yung mga hindi yata alam. Kasi ako nagulat ako na, may ganun pala. Kasi alam mo naman, isulong natin yan. Ganito natin, basta pirma lang. No? Yes. Ito yung sigaw. Or sabihin natin, ito yung maingay na gusto ng marami. Pero pag inisip mo, meron siyang nakalapat na repercussions. Good or bad. So yun yung kailangan mong... intindihin na hindi lang siya for now. It has to be a long-term goal kung ano man yung gagawin. Speaking of ano, city ordinance, parang may narinig na kasi ako na may nais sa patas ka na eh. Yes, parang may narinig na. May naipay ka na. Yes. May nagpumasok na ba? Yes. Ano-ano yung mga city ordinance? Para malaman kasi talaga ng mga ating, your constituents, yes. Especially sa, syempre hindi na ito pinag-uusapan district to eh. All over Pasig na to. Yes. Ano yung city ordinance na maipasa muna dito sa Pasig City na nagagamit natin? Yung unang-una, which is closest to my heart, was to institutionalize the family day sa Pasig City. So, merong national law yan na every September, third week of September is a family week. Bukod sa national law siya, hindi siya ginagawa ng karamihan because nga,
from a national law, minsan para talaga magkaroon ng budget, batas, at kung ano pa, kailangan magkaroon siya ng local law, which is, you know, in-institutionalize natin, because I feel, personally, most of the sectors now are so individualized. Yeah. Babae, lalaki, LGBTQ, senior citizen, PWD, kung ano-ano pang sektor, na nakakalimutan natin yung basic unit na everything has to come together. And if we want, for me, nakikita ko kasi if we think we want a better future for our constituents, kailangan maayos muna natin yung loob ng bahay natin. Ah, dapat solid yung foundation. Yes, po. Kasi yun talaga eh. I mean, kahit na anong gawin ng LGU, ibigay lahat ng benefits ng LGU, ibigay lahat ng seminars, ibigay lahat ng kung anong kailangan ng isang tao, kung pag-uwi naman niya sa bahay, ay hindi rin, sabihin na natin, yung lack of better term, kung broken din, wasak din yung bahay, kahit na anong natutunan niya outside, pagbalik niya, mas malaki yung influence ng pamilya. So, institutionalizing it gives lang ways for the barangays, for the LGU to practice and provide learnings ng paano ba talaga yung dynamics ng family, mapag-usapan na yung problema. Kasi I feel most of the symptoms na masasamang symptoms na nakikita natin sa kabataan, drugs, mental health, name it, lahat ng hindi maganda, it starts from the family. Yes. And ako, I admit, why? Because I've gone through it with my own life. Naman, yeah. Her life is an open book na ba? So, goggles nyo na lang yan. Gusto ko na lang i-close. I-goggles nyo na lang. Gusto ko na lang i-manage, i-close. Pero yun. So, I think, isa yun sa malapit sa puso ko. Second, marami naman tayong naging ordinance. Ibibigay ko na lang yung listahan at ipapakita na lang para kasi ang hirap din sabihin. Pero kasi yung mga na-signed na, yung unang-una na yan. At saka yung closest to my ano na lang. And then second, which is kakapasa rin lang na medyo na-implement na siya sa lahat, yung clean as you go. Ah, Claygo. Yes, Claygo at saka yung tapat ko, linis ko. Parang ang simple-simple kasi, pero hindi kasi talaga nagagawa talaga. Yes. Hindi kasi talaga. Alam mo, ang sad, yun yung sad. Kasi technically, hindi naman na kailangan sabihin na mag-linis after kumain kahit sa restaurant. Yes. Kung magagandito lang yun, real talk. Pagdating sa Amerika, gagawin mo naman eh. Yes. Bakit pagdating dito? Exactly. Mm-hmm. So yun yun. And then yung tapat ko, linis ko, same thing. Hindi pwedeng ang malinis lang ay yung sa loob ng bako. Diba? Kasi kahit na anong sabihin mo, yung paglinis, alam ko nakaka-frustrate kasi ikaw naglilinis kapabahay mo, hindi. I mean, siguro makapaling mukha ng kapabahay tayo. No, pero I mean, siguro eventually pag nakita niya yung linis ng tapat mo, mahawa siya at makita mo. But ako, I really feel it's deeper than that. It's more of loving your community. And be responsible one. Yes, respecting your community. Kung baga, hindi ka, dito lang ako nakatira, ito lang yung ano ko, ito lang yung gusto kong mahalin, ito lang gusto kong linisin, ito lang yung gano'n. We have to be considerate enough that we are part of a community. Yes. And within that community, pag napaganda na natin yung mga ganong klaseng interventions, eventually, it will cascade down to from your barangay to the LGU. Kasi, kahit yun naman anong linis namin sa LGU, di ba? Yes. Sentro, Suamo, kahit anong gawin namin, kung every day, magkakalat, paulit-ulit lang. Mm-hmm. And sabi ko nga, there came a time na alam naman natin, may lumabas na kantahanak ng Pasig. Mm-hmm. At gusto natin burahin yun. It might be a good song, but not for Pasigenios. Yes. But hindi mo rin naman masasabi kasi may truth din naman doon. Mm-hmm. Pero sana, after that song was released, sana may nagawa tayo. At saka sana yung ugaliin talaga natin yung Claygo. Kasi parang sobrang entitled natin when it comes eating sa restaurant, sa fast food. Kasi iniisip natin, kaya ngayon yung work nila. Yes. Ano ba naman yung ipagpatong-patong nyo? Kasi mas magiging madali para sa kanila yung trabaho. Hindi yung dinatnan mo na malinis, iiwanan mo nung nakagal. Saka meron akong
Meron akong pinost because it really struck me hard. I saw this in Instagram. Leave the things better as you saw them. Alam mo yun, in the small things, kasi parang kinakwento niya doon, merong isang lalaki sa banyo, lalaki to, so banyo, nakapostura, nakasuit, basta sharp, yeah. Very sharp daw. Tapos nagugas ng kamay, paghugas daw ng kamay, kumuha ng tissue, paghugas niya ng kamay niya with the tissue, hinugasan din niya yung sink. Yeah. So parang sinabi niya, niloloko daw niya yung tao na nakasuit, hanam mo ko may-ari ng building, sa niya, you work here long, parang, di ba, tagal yung business kanya daw. Tapos yun yung sinabi sa kanya na ano, it's not so bad to leave the things better as you Kung paano mo siya nakita na maayos naman, iwan mo rin ang gano'n. Or mas maayos kung madumi. Kumbaga, that really struck me. Parang sabi ko, oo nga naman, kung may mga gano'n tayong mindset, I think, you know, our country would be a better country. Bilang Pasigueño, bilang Pilipino, I think that's a good mentality. As a Pinoy, dapat talaga pinapractice natin yan. Okay. Kasi pag pumupunta nga tayo sa ibang bansa, takot nga tayo sa batas na... Pero ka ba? Hindi ko alam kahit subit nga lang. Subit ka na lang pumunta. Kung ayaw na mga persona ng gratan. Diba? Sunod-sunod din tayo sa mga ganun. Pero ang ganda, yun yung sinasabi natin, diba? Napakasimple lang nung city ordinance na yun. Pero para... It's a change of mindset. Para sa ibang tao. And it's really that. I think that's one of my goals. That when you make an ordinance, it's to change the mindset. Not just... for it to be a law. Kumbaga, mindset siya na babaguhin mo para make yung sustainability niya until the next generation and the next generation. Tsaka dapat talaga may puputol ng sumpa na ganyan. Yes. Diba? Dapat talaga may isang tao na willing mag-stand up para, para mas maging maayos yung ating community. So ayan, nakita na natin dalawa. Isa sa dalawang yun ah. Yung mga city ordinance na pinatupad dito sa Pasig. So, ano lang. Lalagay ko dyan sa link. Sige. Promise, bibigyan ko kayo ng saka, it has, 2 years na. At least nakikita natin yun na may ginagawa naman ng ating konsihan, di ba? Hindi lang tayo, hindi lang siya not just an artista, pero syempre, yan. Hindi ako wallflower. Okay, so doon naman tayo, Konsi. What's new with Angelo as a mother? As a mother, ito, may transitioning na dahil I'm very fortunate na dalawang graduate na kami. Working na silang dalawa. And then yung dalawa naming boys, yung isang one more year, then mag-graduate na. Si Rafa ang medyo matagal pa kasi grade 7 siya. But as a mother, yung transitioning of a different phase ng mga anak. Tulad nun, may trabaho na sila. So dati uuwi kami, naghihintay na lang yan. Mag-dinner kami ngayon. Asan si Nicole? Nasa trabaho pa? Parang ha? Kailan tayo pwedeng kahit yung simpleng weekend dinner minsan, hindi na kami kompleto. Parang dati, schedule mo lang yung hindi nagsaswap. Ngayon pati schedule nila. Tapos yung minsan, meron din ganito kasi dahil na matatanda na yung dalawa ko na lang. Yung iba rin yung nagdi-dinner kayo tapos may plus 2 na. Kasi meron na mga extras. Yeah. Tapos sabi ko, gosh, paano mo ito yan? Yung mga new sa akin. Kasi parang, it's a different phase of life, of motherhood, na hindi mo alam na parang, paano mo siya at gusto mo siyang mahandle ng system. Yeah, as a mother at saka as a politician, paano mo siya na-handle na gano'n? Nababalance mo ba? Oh, as much as I can, I love my job. I love my family more. Marami pa rin akong pagkukulang. Minsan rin, aminado naman ako na nauuna ko yung trabaho. But truth be told, talagang I'm fortunate to have kids who understand my job. Kasi nga, naging solo parent din ako eh. So yung dalawa kong girls talagang mas naintindihan nila na kailangan ko mag-work for us to survive, ganyan. Pero as much as possible, ngayon ako bumabawi. So yun, importante sa amin ang weekends na magkakasama kami. Importante kami as much as possible, lunch or dinner, na magkakasama. Kasi dapat complete. Complete, gano'n. Tapos talagang, if not talagang, yun nga, minsan, Viber. OFW,
you feel? Parang may binibigay ng hint si Kotsin. Wala naman may LDR sa kanila. Eh, ano po, as a wife naman. As a wife. As a politician wife, yeah. Oh, I'm very fortunate with my husband. That he's very understanding, that he's very supportive. Ang nabago lang naman talaga sa amin, yung dynamics namin. Yung dati kasi, dahil iba yung schedule ng artista, di ba? Anytime, pag kunwari, napag-trima namin, oh, hindi ka, ano tayo, Hong Kong tayo, yeah. Right? Sobrang bilis na gano'n. Ganyan, sandali lang, kailangan ko pang humarap ng clearance. Ang hirap talaga pag nasa gobyerno. Kasi kahit kami, kunwari, yung ano kami, kahit sa depend employee kasi pumunta lang kayo sa mag-out of town or out of town, kailangan mo na rin talaga kasi mag-submit ng clearance, hindi talaga basta may yun na nga. So yun yung mga ganun ano. So basta we just make the most out of it, as much as possible. Hindi, walang time na in a day na hindi kami nag-uusap. Wala rin time in a week na hindi kami nag-date. It is a must. Kasi I think also, it's important for my kids, especially my girls, and well, all of them, na makita nilang maganda yung relationship namin mag-asawa. Grabe, ang daming time. Sana all, okay mo. Nangingin ako ng advice kasi. You make time! Magiging lang ako. Yes! Sa susunod, isasama ko dito yung kamukha mo. Yes, yes. Lagi ko siya kanya sinasabi kasi hindi ganda mo si Kotsi. Oo, at kaya nga puro Facebook ko lang siya. Hopefully in real life. See. Yes. So, eto naman. What's new with Angelo as an artista? Oh my! Okay, it's about time. Nag-review mo na ito. So, ito naman yung sinasabi ko kanina, diba? So, yung sinasabi ko nga kanina na I'm very glad and fortunate na makasama sa Pulang Araw. It's a very historic teleserye that GMA is doing. Apart din siya ng anniversary ng GMA. It's really a big cast. It's really a big production. Pagpasensyahan nyo na, ako naman magsasorry sa character ko. Pero, love or hate Carmen na. Hindi, kasi pag nag-i-hate nyo siya, ibig sabihin effective siya. Pero hindi ko lang talaga back doon. Yung sino yung gumawa ng poster niya doon? Bakit yung nakaganon siya parang election yung nilagay niyo kung nakakulit yung sandamit? Hindi ko alam yung mall show niyo. Oo, baka nga. Sabi ko, sino nag-edit nito? Wala, doon ako maganda. Sabi ko, ang ganda-ganda ng podcast nito pag dating sa kanya yung pang-election. Sabi ko talaga ba, pakialis nyo naman yan. Sige, magpapaphotoshoot na. Pero pwede ipagbigyan mo kami ng a bit hint about the character. Okay, I play the role of Carmela. Siya ay asawa ng isang taga-teatro, may-ari ng teatro. Ang anak niya ay si Teresita, played by Sanya Lopez. Mabait siyang nanay, mabait siyang asawa, ngunit nagkaroon ng pagkakataon na may, I think si Carmela, hindi niya, sa kabaitan niya, na pag merong nagawa sa kanya, hindi rin niya kaya magpatawad kaagad. And medyo madalas mag-bitter. Hindi naman to story yung ano parang, latest, then era, gano'n, hindi naman. Ano siya? Or talagang yung nakapaloob yung story dun sa period? Period talaga siya. Hindi siya aabot sa ngayon. Parang hindi siya katulad nung Mikay. Hindi. Nung Mariclara, di ba? May Gen Z. Wala. This is a purely historical and purely... Di ba kumanap ka before na? Mas gigil ako sa'yo dun sa ano eh. I still must. Hindi nagigil ako sa'yo dun? Nag-tridor ka? Pero makikita ko pa rin naman namin dito sa Pasig. Yes, of course. At saka, grateful din ako sa GMA because they know I need to prioritize my work here. So, mabait sila pagdating sa scheduling, mabait sila pagdating sa... Pag meron talagang times na hindi ako pwedeng mawala sa Pasig, they give it to me. So, sana makita ka namin the whole run para yung gigil namin. Mag-elevate, tapos, oh my gosh. Parang kinakapos, oy, ano lang to for a show ha? Baka mamaya. I know! Baka mamaya sa sobrang gigil nyo. Pagdating dito, naglakad na siya, tapos... Dito lang to, isipin nyo. Bayan ko akong maging masama. Kasi binabayaran ko ako para maging masama.
yung binabato kayo? Nung all oo naman. Meron talaga. Ngayong era na to, may ganun pa. Iba talagang hindi nila ma-separate yung... Mm-hmm. Yung baka naman yung mga ano, boomer? Or hindi? Ay, hindi. Parang ganito ah. Meron ako, ano siya, millennial ba ang ano? Mas bata? Gen Z. Gen Z siguro siya. Tapos nakita ko siya, sa hi, ganyan. Tapos nakikita lang siya sa akin. Sabi niya, ay, pinampanan kita sa inagol na between baka. Gen Z! So parang ako natuwa akong natawa ko kasi hindi naman mo, Erica. Oo, may mga ganun pa lang talaga, hindi talaga nila maano. Pero mas feeling ko kasi yung mga boomer, yung mga ganun sila. Yung mga, ang tawag pa na soap opera. Yes. Sino yung mga ganun na hindi ko talaga ano. O ito na last na. What's new with Angelo as a friend and as a co-worker dito sa akin? Oh, ako, what's new? I guess I'm still the same from the time that I hope if I am different, I hope in a better light. Kumbaga, mas natutunan ko lang ano. Kasi ibang-iba din talaga yung life ko before. As a friend, I'm the same. Wala naman, hindi naman siya nagpapakawa. Oo, you can attest to that. Yun nga lang, yung setup ng office, medyo ito bago sa akin to. Kasi hindi naman ako ito. Yes! Hence, may mga ganito. Yun nga, yung bumapasok every day. Hindi naman kami ganito dati. So, may morning person ka na ba? O morning person ka na ba? May push and pull. Talaga magkailangan Mondays. Dalo na yung ano? Mondays, 4:30. Parang 6:30 na yata ang ano yun. Yes, so gumigising ako na 4:30. Kailangan. Parang last time I checked, nung MGU employee pa ako, 7:30 pa. Yes, 7. Ano? So 7 ang class ceremony. Mm-hmm. So ngayon, 30 minutes, ano? 30 minutes. Kasi 7 na ang pasok. So 6:30 ang class ceremony. Mm-hmm. 6:30. Pero yung pasok mo, from 7 ka pa, yung ganyan? 7 to 4. Okay. Diba? Kasi 7 to 4. Kasi dati 7:30 to 5:30 yung ano. Yeah, yeah. So, ano, what's new? Maraming learnings. Marami kang dapat intindihin. Marami kang dapat ipagka-adjust. I think here naman, we may not be a family kasi ayoko naman sabihin ko, oh, family ka pero hindi. Uyo. At saka na talaga siya, what you see is what you get. Oh, yung talaga siya. Hindi siya, pag nakilala niyo sa person, hindi siya yung parang celebrity na... Hindi, iba kasi tira nila. Uh-oh. Iba talaga kayo, iba yung training sa inyo sa mga artist kasi. Yes. Yun yung mga naano ko. Ako frustrated artist lang ako, pero mas idol ko yung mga tira nila kasi yung mga matatagal ng artista. Kasi yung training nila when it comes sa taping, sa oras, yung professionalism nila, iba yung training nila. Unlike ngayon, tsaka palabati kayo eh. Oo, iba lang talaga. Iba yung training talaga namin before. Kasi nga, wala namang social media. Parang maraming wala nung panahon namin. Wala kaming tents. Dati nasa isang kwarto lang kami. So wala kaming choice. Wala namang cellphone. So, chika ka talaga. So, mas yung bond, mas malalim. Hindi ko naman sinasabi hindi malalim yun. It's just different. So ngayon, kami dito as co-workers, lagi ko lang pinapaalala sa kanila. More than to respect each other. You respect the office. Mm-hmm. Kasi there will come a time na iba na yung naka-upo dito sa opisina to. Iba na yung naka-upo sa posisyon na to. Ang kailangan nating pakita sa tao is yung respeto sa opisina kinalalagyan natin. Because anytime of the day, pwede tayong palitan, iba naman yung ano, tapos na yung trabaho mo dito. Yun naman. Kaya I think I appreciate my staff kasi more than they respect me rin, they respect the office itself. And the work that they do. Kasi hindi naman to sa amin, yun, ba? Yes, it's fun to pass it kasi ganyan. Oo, temporary lang talaga kami. Parang as of today, kami ang steward ng office na to. So dahil na-experience mo na ang first term, yes. Meron ka pang dalawa, di ba? Yes. Are you gonna push pa the... God willing, kung bibigyan ng pagkakataon, of course, sabi ko nga, mahal ko yung trabaho ko. But I don't look far beyond what is in my sight now. So, alam naman natin, October 15. If ako tatanungin, I would still run for a counselor.
This year ba yun? Yes! Wait, wala na yata ako dito. Sorry. Ayan na. Kasi ako mag-reveal. Sige. Parang maganda naman yung exit ko. What's new with Angelou? We have to say bye to Kurt here in Pasig City. Why? Bakit ako kumabay doon si... Alam mo, mas pinili niya ang America. I guess if that opportunity is right for you, yes, you have to take it. Kasi, a blessing. Oo, kasi sayang nga naman. Tama, bata ka pa. You need to explore. And sayang yung... Ako, alam mo, yung joy ko na nalaman ko yun is meron na naman isang Pilipino magpapakita at magpapaka-proud sa amin. Huwag kang umiyak! Matindi ka kasama niyo sa station ID. Bakit hindi kasama na si Coach? Okay. Hindi, pero yun. I mean, as much as gusto namin, di ba? As much as gusto natin, nandito lang tayo mga Pilipino. Mm-hmm. I think it's a good avenue for people to see paano ba ang mga Pilipino. And alam na natin yan, attested na yan sa lahat ng mga vloggers, di ba? Gami tayo, paano. So, it's just a matter of, syempre, at the end of the day, babalik at babalik ka sa amin. Saka guys, makikita nyo kan, mga 3 years later, Nina pa na siya. Yes. So, makikita pa kayo. So, invite na yung mga ano natin, viewers. Yes. Yung especially your fans, abangan para sa'yo. Yes, maraming salamat, Kurt. So, sa mga supporters ng Kurt TV, mabuhay, welcome, at balita ko, dumadami pa kayo. So, good job, and of course, more power sa Kurt TV. And to all the constituents, siyempre yung invitation ko para sa Pulang Araw, hindi lang pang Pasig. So, ayan po, Pulang Araw, abangan nyo sa Netflix, sa GMA TV. Ito po ay kasama namin dito by ano na, si Alden Richards, yeah. Marky Fortesa, si Sanya Lopez, si David Licalco. Yes. At saka si Dennis Kim. Yes, dati. And then sa mga constituents namin dito sa Pasig City, sana po masaya kayo sa pagsiservisyo namin. Siyempre, alam naman natin, maraming nagpapasalamat kay Mayor Vico, of course, kay Vice Mayor Dodo. Pero sana rin, masaya kayo sa servisyo na binibigay ng 11th Council. Lahat po kami dito, politika aside, ang lahat ng ginagawa namin ay para sa Pasigyan niyo. Kaya sana naman mo, balitaan niyo rin kami kung natutuwa kayo. Kasi minsan, alam mo, I think yun yung... Pag makakabasa ka lang. Oo, in a sense na, kumbaga parang sana merong nag-feedback. Kasi minsan... Active pa ba ang usap? Oo, active pa siya. At baka siya yung... Sana kayo na nga. Puro sumbong eh. Pero sana rin yung sasangguni ang Facebook page namin. Sana doon yung mapapanood kami pag nagsisession, ibang committee hearings, doon yung makikita. So, yun po. Parang sana lang po masaya kayo sa servisyo namin. At saka kung natutuwa naman kayo sa mga dalawa. Kasi wala na ako dito... Ay, sorry. Wala na ako dito sa time na mag-election ulit. So, kung nakita niyo naman kung paano magtrabaho ang ating konsehala, kayo nang bahala mag-decide doon. Yes. Iboto niyo yung mga taong nagtatrabaho talaga, huwag lang yung mga buruan. Sabi ko lang salamat po sa vote of confidence. Yeah. Pero nag-enjoy diba, Consi? Yes, very much. Thank you, it's nice to see you. Tsaka, happy news. Bittersweet. Yes.